pagbisita sa mga simbahan tuwing Semana Santa ay mahalagang tradisyon ng mga Katoliko para magbigay pugay at magdasal sa mga banal na lugar. Ito rin ay isang paraan upang maalala at ipagdiwang ang mga sakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa Pampanga, dagsa ang maraming deboto sa mga simbahan, lalo't tinatawag na Lenten Capital of the Philippines ang probinsya dahil sa mahahaba at makabuluhang pagdiriwang ng Semana Santa. Isa sa mga sikat na simbahan sa Pampanga ay ang San Guillermo Parish Church sa Bayan ng Bacolor. Itinayo itong San Guillermo Parish Church noong 16th century ng mga prayleng Agustino, kaya naman itinuturing itong isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong bansa. Kilala ang simbahan na tinatawag ding Bacolor Church sa kanyang baroque architecture. Makasaysayan ang nasabing simbahan dahil sa kanyang katatagan na nalampasan ng maraming bagyo, lindol, at maging ang mapaminsalang pagputok ng Mount Pinatubo. Alam niyo ba na ang pintuang ito ay dating nagsisilbing bintana sa itaas na bahagi ng simbahan? Pero kung makikita natin ngayon, parang halos kapantay na natin ang taas nito. Ito ay dahil natabunan ng 15 to 20 feet ng lahar ang buong simbahan sa pagputok ng Mount Pinatubo. Naging simbolo ito ng pagbangon hindi lang ng simbahan, kundi ng buong bayan ng Bacolor. Bukod sa maganda at unique sa talagang makikita mo na yung nakaraang panahon na hanggang ngayon nakatayo pa rin siya. Naging tanyag din ang Sunken Church na mag-shoot dito ang Kapamilya teleserye na may bukas pa. Tampok si Bro at si Santino na ginapanan ni Zijon Haranilla noong 2009. Isa ring kilalang simbahan sa lalawigan ang Near Renaissance Style Church ng St. Peter the Apostle Parish Church sa Bayan ng Apalit. Taong 1590 nang unang itayo ang simbahang ito sa Bayan ng Apalit, pero tinamaan ng malakas na lindol noong 1863. Sa pagitan ng 1876 hanggang 1880, muling itinayo ang simbahan. Pero ngayon, mas mababa na ang mga tore nito para hindi gaanong maapektuhan sakaling tamaan uli ng lindol. Nakapaikot ang buong simbahan sa mga naggagandahang imahe na ipininta sa mga dingding, kisame at mismong dome ng simbahan na mamangha sa ganda hindi lang ang mga lokal kundi maging mga banyaga. It's beautiful old church that there are not so many in the Philippines. You can see, but yeah, very nice compared to very other famous old churches like San Sebastian and others. So very beautiful and special indeed. Bukod sa makikita ang miraculous life-size ivory image of St. Peter mula sa Spain, meron din itong mga kampana na gawa pa ng mga Sunicos, ang mga well-known Manila-based bellcaster noong 1870s. Makikita naman sa sentro ng Pampanga ang lungsod ng San Fernando kung saan nakatayo ang Metropolitan Cathedral Church. Ang neoclassical church na ito ay itinayo ng mga Agustino noong 1755. Kumikinang sa puti at liwanag ang mataas na harapan nito, simbolo ng kalinisan at pag-asa anuman ang panahon. Sa loob ng simbahan, dominante ang kulay white, gold at brown. Kakaiba rin ang retablo. Ang altarpiece ng katedral ay may isang recessed niche na nakalagay sa itaas ng tabernakulo, ang imahe ng Our Lady of the Assumption, ang simbahan ng seat of the Archdiocese of San Fernando mula 1975. Baroque Church na makikita naman sa poblasyon sa Bayan ng Minalin, ang Santa Monica Parish Church, itinayo sa panahon ng mga Kastila, kaya kita sa estilo sa pagkakagawa ng choir loft, belfry, at ng old convent. Pero ang mas kakaiba sa simbahang ito ay ang itsura sa harapan dahil makikita ang retablo-like facade ng simbahan. Kaya naman idineklara ng National Commission for Culture and the Arts at ng National Museum of the Philippines ang Santa Monica Parish Church bilang National Cultural Treasure.
Ang simbahan ng San Agustin sa Lubao o mas kilala bilang Lubao Church ay isang neoclassical structure na itinayo mula 1614 hanggang 1630. Idinisenyo ni Father Antonio Herrera, isang arkitektong Agustinian, at itinayo gamit ang bato at bricks na pinagtibay ng mortar na may itlog na puti at balat ng itlog na inalay ng mga tao ng Lubao. Matatagpuan nito sa barangay San Nicolas First. Noong 1952, isang makasaysayang marker na naglalaman ng maikling kasaysayan ng simbahan ang inilagay sa harapan nito ng Historical Committee of the Philippines na naging precursor ng National Historical Commission of the Philippines. Noong 2013, idineklara ng National Museum of the Philippines ang simbahan bilang isang important cultural property. Ang simbahan naman ng Immaculada Concepcion sa poblasyon ng bayan ng Guagua ay gawa rin sa bato at bricks na itinayo noong 1600s. Sa ngayon, ang simbahan na may kahangahangang white facade ay isang iconic structure ng Guagua, lalo na at nakatabi ito sa ilog kung saan hango ang pangalan ng bayan. Paboritong lugar ito para sa mga kinakasal dahil sa detalyado at magandang pagkaarko ng kisame, mahabang tiled center aisle, magarbong altar at retablo sa ilalim ng dome ng mismong simbahan. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng magagandang simbahan sa buong lalawigan ang tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines, ang St. James the Apostle Parish Church o mas kilala sa tawag na Betis Church na makikita sa Betis sa bayan ng Guagua. Ang Baroque-inspired church ay itinayo noong 1660. Ang nakamamanghang interior ng simbahan ay salamin ng galing at talento ng mga Betisenyo na kilala sa pag-uukit at pagpinta. Tila mga obra sa Europa ang mga inukit na santo at imahen ng mga anghel. Ang detalyadong pagkapinta ng mga murals, ng frescoes at trompe-l'oeil artwork sa dingding at kisame ay obra ni Macario Ligon, isang local master craftsman noong 1930s at ni-restore ni Victor Ramos noong 1970s. Dahil sa angking ganda, diniklara rin ng National Commission for Culture and the Arts kasama ang National Museum bilang National Cultural Treasure. Ito rin ang tahanan ng second bamboo organ in the Philippines. Ilan lang ito sa napakaraming simbahan na hindi lang maganda kundi makasaysayan pa na makikita sa lalawigan. Siyempre, dahil Lenten season, lalo na po sa mga Katoliko, ano po, kayo po ay inaanyayahan po namin na bumisita sa magagandang simbahan po ng aming probinsya. Anumang simbahan ang balak puntahan sa darating na bisita iglesia, tandaan na ang bawat pagbisita ay hindi lang paglalakbay sa kasaysayan at kultura, kundi pati na rin ng pagtangkilik at pagpapahalaga sa ating pananampalataya, kaunay ng Semana Santa.